Nakakagimbal na balita. Tila huling-huli na nga sa apto at wala nang ligtas pa ang mga krimen na kinasangkutan ni First Lady Liza Marcos. Ayon nga sa nababalita ay sangkot umano ito sa extortion at ginawa pang panakot ang pangalan nito sa mga biktima. Kung saan sinabing tatanggalin lahat ng transaksyon o negosyo o pangkabuhayan ng mga biktima kung hindi ito magbibigay ng halagang hinihingi sa kanila. Ito nga ay naging mainit na usapin na sa buong bansa at umani ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizen dahil hindi naging biro ang isyong ito at malaki nga ang karampatang parusa kung ito ay mapatunayan na totoo, lalo pat malaking imahe ang dapat naingatan ng First Lady. Kahit nga ito ay nababalitang walang katotohanan, ay tila binatikos pa rin ito ng nakararami dahil maaaring sangkot talaga ang First Lady sa mga ganitong isyu. Tila naging sunod-sunod na nga rin ang mga balita patungkol umano sa kabalbalan ng mag-asawang Bongbong Marcos at Liza Marcos kung saan sawang-sawa na raw ang taong bayan at nais na lamang wakasan ang mga ito sa pamamagitan lang ng pagre-resign ng kasalukuyang Pangulo. Samantala, yan nga ang tunghayan natin sa buong video, ngunit bago nga natin ipagpatuloy ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kakalimutang i-click ang like at subscribe button, pati na nga rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest at nagbabagang balita sa ating bansa. Arestado ng Philippine National Police ang tatlong suspect na isinangkot ang pangalan ni First Lady Liza Marcos sa isyu ng extortion. Si Paul Montebon sa report. Nadadawit ang pangalan ni First Lady Liza Araneta Marcos sa isyu ng extortion. Ito matapos na maaresto ang isang 48-anyos alias Isko at dalawa pang kasamahan nito na kinilalang sina alias Joselito, 46-anyos at 42-anyos na Marines alias Herman. Nahuli ang mga sospek mula sa isang sumbong ng biktima kung saan si alias Isko ay nangako ng proteksyon sa emissions testing at medical business ng biktima sa LTO kapalit ng 5 milyong piso. Gamit ang pangalan ni First Lady Liza Marcos, tinakot umano ang biktima na kung hindi magbibigay sa hinihinging pera ay ipakakansela nito ang lahat ng transaksyon at negosyo ng biktima. Ay kay PNP-PIO Chief Colonel Jean Fajardo, nilinawan niya ng CIDG na wala nilang kinalaman si First Lady Liza Marcos sa operasyon. Bagay na hinuli ang suspek dahil sa panluloko. Muling nakikiusap ang PNP sa publiko na maging alerto at mapagmatsyag lalo na sa mga katransaksyon para maiwasang mapahamak at malagay sa panganib ang buhay. Kasabay dito ang pangako na mapapanagot ang sinuman sa paglabag sa mga umiiral na batas. Naharap ang mga sospek sa paglabag sa Article 293 of the Revised Penal Code o robbery extortion na ipipila naman sa City Prosecutor's Office ng Pasay City. Para sa Diyos. Okay. So yung mga nakanood sa inyo, idinawit daw, okay? Ayon sa balita, that's SMNI. Siyempre, ganun talaga ang mainstream media. Dahil kailangan na munang ikalagka rin si Liza dyan para tuluyang what? Mapakita sa taong bayan na siya talaga ang kumakamay sa extortion. Kung napansin ninyo, mga kababayan, yung balita niyan, kahit sa ibang mainstream media, yung alias Herman, alias, excuse me, hindi ni-reveal ng PNP, ng CIDG, ang pangalan ng tatlong nasa kote doon sa entrapment. Dahil nga, ang sabi ng mga alias Jose, alias, ano man mga alias ng mga jutang genemis na ito, maliwanag pa sa sikat ng araw. CIDG, PNP, buwaka ng ina ninyo na mga tiwali kayo, bakit gagamit na alias yan? Bakit hindi nyo sinabi ang pangalan ng mga nahuli na hindi, actually hindi yan ginamit ni Liza Marcos, kasabwat yan ni Liza. Yung puki ng buwaka ng inang hinayupak na babaeng yan, okay? Hindi lang mag-asawang sampal ang ibibigay ko, kaladkad. Kakaladka rin ko hanggang kumunoy ang buwaka ng inang yan kung bibigyan ako ng fair square na laban. Okay? Yung hinayupak na yan hindi lang extortion, lahat
pagmamanipula sa eleksyon, pagnanakaw sa loto, lahat ang buwaka na yan, buwaka ng inang bilyon-bilyon. Ngayon, bakit PNP ayaw nyo i-reveal ang tatlong tao na hinuli ninyo na ginamit, na sinasabi ninyo, ginagamit lang ang pangalan ni Lisa Araneta, jutang jininang kawatan sa pinakakawatan at demonyo sa pinakademonyo at hinayupak na dapat nang kunin ng demonyo. Bakit ayaw nyo i-reveal ang pangalan? Bakit pinoprotektahan nyo yung alias-alias na yan? At bakit naka-blurred ang mukha? Mga inayupa kayo, pag nakakahuli kayo ng mga mandurukot, eh 50 pesos, 100, 1,000 lang ang dinukot, dinidisplay nyo yung mukha ng mandurukot. Pero yung tatlong niya na gumamit, na sinasabi nyo gumamit sa pangalan ni Lisa Marcos, ayaw nyo i-reveal. Bakit? Kasi malalaman ng taong bayan, pag ni-reveal nila, mga kababayan, ang pangalan, let's say, ang pangalan pala ng tao niyan, Joselito Araneta Ledesma. Okay? So makikita ang trace. Hindi lang extortionista yan si Lisa yan. Hindi lang hanyayupak na yan, extortionista yan. Baka ng inang yan. Mga kababayan, open natin ang ating mga billions of neurons. Okay? Nawala ang mga taga-CIDG at wala si Lisa niyan dahil bangag na hinayupak na yan. Bakit nila binigyan ng alias yung mga nahuling nila? Bakit alias? Bakit ayaw nila sabihin ang tunay na pangalan ng nahuli nila? Ibig sabihin, pinoprotektahan nila na hindi matrace ng taong bayan na the moment na binigay nila ang pangalan, ang nahuli ay si, let's say for example, Joselito Araneta Ledesma, Herman Yulo Araneta. You know? So with that, pag nalaman natin, makukonnect natin na yung mga pangalan yun na nahuli na nag-extort ng pera ay kamag-anak ni Lisa or kaibigan niya o what, you know, matitrace natin yung connection. So, ibig sabihin, hindi maglalakas loob yung mga extortionista na yan na gagamitin ang pangalan ni Lisa. Kasi si Lisa mismo ay isang extortionista, kawatan at pinuno ng mafia at sindikato yung buwakan ng inang bilyon-bilyon, tangina ka Lisa, matatapos ka na. Yan, tangina ka. Hmm? Matatapos na kayo ni Kuting. Ayun, nakarating ka na ngayon dyan. Nakarating ka na ng Pilipinas. Matapos nyo, ano, magdeposito kayo ng pera ng bayang mga hinayupa kayo. Sino pa naprotektahan nila? Ng mga hinayupak na mga polis na to. Hindi lahat. Yung mga mababait, mabait kayo. Hindi kayo kasali. Bakit ayaw nyo i-reveal ang pangalan? Bakit? Kasi malalaman ng taong bayan na talagang extortionista si Lisa Araneta Buaca ng Genines. Tigilan nyo na nga kaming kahayupan ninyo. Hindi na namin kayo patatagalin dyan. Believe me, Lisa, hindi ka na aabuti ng Paskong hinayupa ka. Hindi ka aabuti ng Pasko. Papantay ang paa mo. Hayop ka. Bakit, mga kababayan? Okay? Yung Satanas na yan, hindi lang yan sabit sa extortion. Extortionista yan. Lahat ng kahayupan nasa kanya. Kaya kayo, hirap na hirap kayo sa buhay ninyo ngayon. Lalo kayo nahirapan dahil ninanakaw ni Lisa Araneta Marcos ang pera ninyo. Pinagpaparty, tinatago kung saan-saan at sa loto sila rin ang nananalo. Kaya ang hinayupak na yan, dapat nang hindi magtagal dyan sa Malacanang. Kumilos na kayo, mga kababayan. Nahuli na? Kinover pa? Ibig sabihin, pinotektahan pa ng mga polis? Extortionista ka mo eh. Nag-bribe, bakit ayaw nyo i-release ang pangalan? Eh usually, nire-release naman ang pangalan. Nire-release naman ang mga pangalan nahuli. Samantalang yung mga taong mga maliliit, ibabaldera nyo, nagnakaw ng 2 kilong bigas, nagdakaw ng kung anuman, groserya dahil nagugutom, puntang ina ninyo, i-display ninyo sa lahat, wala kayong hindi nyo pinoprotektahan ang mukha o karapatan ng taong mga nagnakaw ng 2 supot na tinapay or something, itong mga hayop na to, million-million, nakatulad ni Lisa, pinoprotektahan nyo, itong mga extortionista na kasabot ni Lisa, ilabas nyo ang pangalan. At nang magkaalaman,
kung walang connection yan kay Lisa. Yan ang challenge ko sa inyo, mga hinayupa kayo. Di ba, mga kababayan? Ilabas ng PNP. Ilabas mo akordang walang bayag na hinayupa ka, isa ka pa. Lahat kayo na mga demonyo dyan. You know, akorda? Ginipit si General Macanas, kinasuhan. Hindi ka mananalo, akorda, sa kaso mo. I'm telling you, lahat ng pagigipit niyo sa amin, hindi kayo mananalo, mga hayop kayo. Dahil kakampi namin ang langit, tandaan nyo yan, at demonyo ang kakampi nyo. Kahit kailanman hindi magwawag yan, demonyo sa kabutihan. Mm. Ngayon, mga palangga, mafia ang gobyerno, sabi ni Balitang Gitad. Okay? So ngayon, mga kababayan, whiskey ang pangmumog ni Lisa Ahas. Pag-usapan natin ang whiskey. Ito. Nag-blind item si Attorney Trixie Angeles. Actually, nawindang ako. Alam mo, Attorney Trixie, nakakaloka ka. Nakakaloka itong Attorney Trixie kasi alam mo nung pinost ni Attorney Trixie, tingnan ko lang ngayon kanyang post. Trixie Luminous, okay? Naloka talaga ako sa iyo, palangga. Bakit ako naloka sa iyo? Kasi nag-post siya ng bonggang-bongga. Okay, baka hindi niyo pa nabasa yung iba. Okay? Nasa ba't na wala si Attorney Trixie ngayon dito? Okay. Oh, kaya pala mali spelling. Okay. Okay. Ang post ni Palangging, ito. Nag-post siya kahapon. Kahapon ba yun? Yeah, one day ago. Ayan sabi ni Attorney Trixie. Ikita niyo ba? Ba't ang labo? Ba't naka-blurred ba ako? Oh, yeah. Sabi dito, oh. Sabi ni Attorney Trixie, wine for breakfast, whiskey for lunch, tequila and vodka for dinner. Hula who? Hindi government official. Alam mo, nawindang ako kasi nung pinost mo yan, Attorney Trixie, kakasabi pa lang ng aking source, pero bubuuhin ko yung kwento kasi sa'yo blind item. Yan yung sinasabi ni Attorney Trixie Angeles dyan. I see Lisa Araneta Marcos na ang kanyang pinangmumumog sa umaga ay wine. Okay? Pagising sa umaga ng puki ng baka ng jutang generous na jutang-jutang na yan. Billion-billion. Buwaka ng ina. Kulang pa ang bilyong mura sa iyo, Lisa. Kahit buhay mo, kulang sa kabayaran, sa pambababoy mo sa Pilipinong hinayupak ka. Kahit buong buhay ng pamilya mo, sa lahat ng angkan mo, kulang ang buhay niyong ibayad sa kahayupan na ginagawa niyo sa Pilipino. Sabi dito, wine for breakfast, di ba? Okay. Ang chika boom boom yan, mga kababayan, Attorney Trixie, baka alam mo na rin ang kwento o baka I'll tell you the story, mga palangga. Kahapon, before yan pinost ni Attorney Trixie, okay, may tumawag sa akin na mga alta na nandoon mismo sa parting yan. Okay, sa party nung kung saan sinabi yung ano na yan. Sinabi yung issue na yan tungkol sa alak. Well, alam naman ninyo, di ba? Alam ninyo mga palangga na si Lisa Ahas ay talagang, like yun dito, na talagang sugapa sa alak. Lingid sa inyong kaalaman, mga kababayan, nung time na nanalo na si Kuting Junior, ay may inatasan si Lisa Smugs. Babanggitin ko na yung pangalan. Hindi natin siya palalagpasin. Kasi na-meet ko ito. Joji. Si Joji na Ilonggo na Bakling. Okay, Joji, pasensya ka na. Pero nandyan ka sa kipay ni Lisa. I'm not gonna say, hindi kita mumurahin. Okay? Mabait ka sa akin na nagkita tayo. Ikaw, Joji, forgot, actually binlock niya na yata ako sa Instagram. Si Joji yung laging nasa likod ni Lisa. Bakling siya na kasama lagi yung mga alta-altahan, mga artista sa Pilipinas. I'll tell you about Joji. Si Joji ay na-meet ko
sa inauguration day, in-approach niya ako, ay, Ms. Marley ka, uy, pinapalo kita, day, mabait sa akin. Wala kita, wala man ko problema sa iyo, G, ah? O, Joji, why ko problema sa imo? You were so nice na nakita tayo. Nandoon si Joji sa party nung May 9. Pansinin mo, lagi yan nakabuntot kay Lisa. Kasi magkaibigan sila. Inatasan ni Lisa Marcos si Joji na kontakin ang mga alta katulad Nino. Lahat, mga artista. Papakala na natin lahat para hindi matrace ni Lisa Marcos. Hindi naman niya matitrace. Inutusan lahat ng mga nag-retoke, sino-sino yan? Sila Belo, sino yung isa? Sila Ivy, basta lahat. Lahat ng mga artistang bonggang-bongga na sikat sa Pilipinas. Inutusan mo, Lisa, si Joji, na imbitahan niya mga yan, toka-toka sila, bago pa makaupo si Kuting na ilapit ka sa mga alta. Mga negosyante at mga artista kasi gusto mo makipag-social climber na corduroy ang pagmumukha mong buwaka ng inakalisa. Nasasaktan kayo? Ha? Kayo sa kongreso? Ikaw Garin, ikaw Pimental, ikaw Barbes, tanginan yun tatlo. Lahat kayo. Nasasaktan kayo para kay Lisa na binastos ni, na sinasabi nyo dapat mag-sorry si Attorney Glenn Chong dahil sinabi ni Attorney Glenn Chong sasapalin niya ng mag-asawang sampal o back-to-back. Nasasaktan kayo, pero mga hayop kayo, hindi kayo nasasaktan sa ginagawa ni Lisang pagnanakaw sa kaba ng bayan. Hindi kayo nasasaktan sa pinapakalat na pulboron ni Lisa. Hindi kayo nasasaktan sa pag-extort, pagbabribe ni Lisa ni Marcos Jr. Mga hinayupa kayo, mga taksil sa bayan. Tatatakot ba ako sa inyo? Ha? Hindi. Kahit patungan nyo pa ng bilyon ng ulo ko, isang beses lang ako mabuhay sa mundong ito. Putang ina nyo lahat. Kailangan mawala na kayo sa pwesto dahil binababoy nyo Pilipino. Tanginan nyo, balikan ko mga kababayan. Inaatasan niya si Joji na makipag-imbitahin ang mga alta-alta. Nung time na yan, yung issue na yan tungkol sa alak-alak, may karugtong pa yan. Na para daw para mapasaya mo si Lisa Marcos, ay bigyan mo lang siya ng whiskey, ng wine sa umaga para what? Okay? Para kumalma siya. Asan si Attorney Trixie dito? Yan. Wine sa breakfast para kalmado siya. Whiskey for lunch para ma-fuel up siya. At pagdating sa gabi, bigyan daw siya ng tequila at vodka para makatulog siya. Kasi mga kababayan, hindi siya makatulog dahil unang-una may insomnia yung hinayupak. Hindi siya makatulog dahil syempre, sa kabibilang ng kanyang ninakaw, kaya din siya makatulog, ganun kasugapa yung putang inang yan. Yeah. Ngayon, doon sa party na yon, Lisa, kasama pa ang mga asawa ng cabinet secretaries o tang ina, hanapin mo kung sino ang nagsabi sa akin. Gurgurin mo silang lahat. At ang informante natin nandoon mismo sa loob ng party na isinusuka ka dahil social climber ka, pinipilit mong magkipag-alta-altahan. Bago ka mag-alta-alta, plantsahin mo muna ang corduroy mong mukha. At ayusin mo muna, pasagasaan mo ng pison ang botod mong tiyan. Dahil hindi ka alta, isa kang pusali, baboy sa lahat ng pinakababoy, pakademonyo, lahat ng kahayupan nasa iyo, Lisa Araneta Marcos. Hindi kita aatrasan. Kahit gamitin mo pa ang bilyon-trilyon na perang ninanakaw mo sa kaba ng bayan, gamitin mo pa lahat ng proxy mo para gipitin ako, putang ina ka. Ano, Kongreso, nasasaktan kayo? Pagtanggol nyo si Lisa dahil kumakamal kayo, mga jindot kayo, mga hinayupa kayo? So mga kababayan, doon sa party na yon, tinanong ka Lisa, di ba? Eto Lisa, listen to this. Ahas. Doon sa party ng mga alta, dahil every week, basta hindi ko lang alam kung twice ba o every weekend, may ginagather na inorganized si Joji na party para imbitahin ang mga alta sa Malacanang at the expense of your money, people's money. Hanapin nyo na lang si Joji. Wala namang ginawa sa aking masama yan. Pero yan ang utosan ni Lisa
para makiimbitahin ang mga socialite and even social climbers katulad ni Lisa, kasi gusto ni Lisa na napapalibutan siya ng mga socialite para belong siya doon. Lisa, kahit ipaginto mo ang katawan mo, isa ka pa ring posaling corduroy. Isang posaling mafia sindikato na ibinenta mo ang kaluluwa mo kay Satanas dahil nalagpasan mo pa ang pagkademonyo ng lahat ng demonyo. Ngayon, mga kababayan, tinanong siya doon ng isa sa mga guest, "Hi, Liz, so how do you handle stress, Liz?" So ngayon, ano ang ano ni Lisa dyan? Paano niya i-handle ang stress? Yun nga, bigyan mo lang daw siya ng wine sa umaga. Bigyan mo siya ng wine, salugsugan mo siya ng alak. Yan ang ano ni Lisa Marcos. Pangpakalma, pampatulog. So ibig sabihin, bangag na bagag ang buwaka ng ina, kaya nagkabangag-bangag kayong lahat. Kaya naman, wala silang pakundangan, walang habas ang pagnanakaw sa kaba ng bayan. Wala silang pakialam sa inyo, mga kababayan. Ibabala na kayo sa gyera. Nakita ninyo yung post ni SAS? May radioactivity bandang North and Batanes. Oh, napansin ninyo, ibabala na kayo. Hindi nga natin alam kung ilan ng mga kababayan natin na tsutsugi dyan sa bandang North dahil sa mga tinatayo dyan, okay, na paghanda sa pakikipag bratatatatat sa China. Wake up, taga-Norte, o kahit saan man. Pag may nakita kayo ng ganda matay na ang inyong mga kapitbahay dahil sa radioactivity, laso na kumakalat dyan dahil may mga actually, may nagsabi din sa akin, nang nabasa ko kay SAS, alam mo na may mga puting asa namin, magkakarugdong ang mga bituka na mga yan. Diba? Na may mga pinapasarang beach resort sa North at sa iba pang bahagi. For what reason? Bakit pinasara? Kasi may dangerous substance or chemical na kumakalat based sa ating informer. Balik ako dito bago ko lumayo sa ang dami kasing issue, mga palanggay. Okay, sabi niya, how do you handle stress? O yun nga, bigyan mo siya ng alak. Ngayon, another issue, sabi nga ni, ang tanong kay Lisa, how do you handle Kuting Jr.? Lal ngayon ay presidente na siya. Paano niya hinahandle yung sitwasyon? At, you know, naririnig, di ba, na siya ang nagkukontrol kay Kuting. That kilala naman sa mga alta yun. Ang sabi eksakto ni Lisa Marcos, it's better that I control him than other people. So sinabi ni Lisa doon, ipinagyabang niya sa mga party goers, na mga alta, sa mga katuwid. Sinabi niya na mas mabuti ako na lang ang magkukontrol kay Marcos Kuting Jr. na asawa kong walang backbone na bangag Adictus Benedictus kesa sa ibang tao. That statement, yung mga alta doon na nando doon, mga kababayan na present doon, na windang kay Lisa Ahas Araneta Marcos na ipinagyabang pa niya na kontrolado niya si Bongbong Kuting. See, mga kababayan? Hindi lahat ng umatin sa party mo, Joji at Lisa, ay tuwang-tuwa sa inyo. Sukang-suka sila sa iyo, sa kay Lisa. So doon, narinig ng mga alta sa syudad o sosyedad na inamin ni Lisa na mas mabuti ako na lang ang magkukontrol kay Kuting, kay Marcos Jr. sa asawa niya kaysa sa ibang tao. Eh ano pa inaantay niyo, mga kababayan? Number one, betrayal of public trust. Diba? Yung mga bribery, pag nanakaw nila lahat-lahat, smuggling with Michael Ma. Impeachable offense lahat yan, mga kababayan. But hindi tayo pupunta sa impeachment. Kasi hawak nila ang Kongreso. Hawak ng mga jutang sinimis na yan, hindi tayo magwawagi dyan. Magwawagi tayo kapag pinagsama natin ang ating boses. People's voice. Huwag kayong matakot. Huwag kayo magpasindak kay Lisa Ahas, putang ina Marcos, at kay Marcos Jr.
tatapusin natin sila sa pamamagitan ng sama-samang tinig ninyo. Hindi si Marcos Jr. ang nagpapatakbo sa Pilipinas. Remember, sa Czech Republic, pinagmalaki doon na mag-aangkat ng mga OFW, dadagdagan ng OFW, idodouble ang pagpapadala papunta doon para, you know, magkaroon ng trabaho. Ano ginagawa ni Kuting? Ibig sabihin, wala siyang planong magkaroon, mag-generate ng what? Livelihood program sa Pilipinas para sa OFW, para bumalik kayo doon, makasama ninyo ang inyong mga pamilya. Sa halip, gusto niya kayong paghiwalayin lalo at maparewara ang buhay ng mga anak nyo, mahiwalay kayo sa mga asawa nyo, magkaletse-letse ang relasyon ninyo. Ang priority niya, kunin ang patapalisin ng mga OFW at ibala kayo doon sa iba't ibang bansa, magpakaalipin. Hindi po yan ang pinangako niya nung siya ay nangampanya. Ang sabi niya dyan, na kapag siya ay nanalo at dumating ang panahon na ang pag-a-abroad ay choice na lang ng Pilipino, hindi necessity. Remember that? Isa sa mga sinabi niya. Tapos ngayon, dadali na naman kayo, pa-abroad din na naman kayo mga palangga. Ngayon, mga kababayan, ganito kademonyo. Alam nyo na hindi si Kuting ang nagpapatakbo sa bayang Pilipinas. Kundi si Lisa, traidora, butod, mudlo, putot, aranetang sugapa, taganid-ganiran, sa pinakaganid, pinakademonyo sa pinakademonyo, pinakasatanas sa pinakasatanas, ang buwaka ng inang jutang ginemes na ito. Diba? Kaya nyo pa? Oh. Invest pala para itapon. Tama, magpaalipin. After tax lang para ma-adequate, sabi ni Chona D. Okay? Emily Gibana, talagang gugutumin tayo ang taong bayan ni Kuting. Alright? Ngayon, mga kababayan, anong ginagawa pa ni Lisa Ahas? Ano man title natin dito? Kinasuhan. Si Atty. Glenn Chong, kinasuhan, pinapakasuhan ni Lisa yan sa Integrated Bar of the Philippines. At recently, merong post ni Atty. Glenn Chong, merong taga-immigration, pinost niya na, gustong ipa-disbar. Okay? Ipa-disbar si Atty. Glenn Chong. Okay? I'll talk about this muna. Mga kababayan, ito. Post ni Atty. Glenn Chong, post niya na Filipino, sabi kasi ang title dito ay, okay, basahin natin ito. Ano ba ito? Screenshot? Ah, ito. Nga palangga. Post ni Atty. Glenn Chong few hours ago. Sabi sa Philippine Star, mga kababayan, probe ex-lawmaker over disrespectful remarks versus First Lady. Pukin ang ina nyo, disrespectful remarks, umaaray ang hayop na Lisa na yan. Ito, murahin kita, Lisa. Buha ka ng ina mo, jutang din mo yung alpot, patutot, kambigat laka. Mas masakit yan sa mag-asawang sampal. Hinayo pa ka, Lisa, leader ka ng sindikatong bigaon ka. Ayan, masakit? Gagawin kitang, lalo kitang hindi patutulugin. Para lumaklak ka ng alak at nang masunog na yung katawan mo. Diba? Kulang na lang posporo kasi puro alcohol ka na eh. An official of the Bureau of Immigration yesterday asked the Supreme Court to investigate and look into the possible disbarment of former Biliran Representative Glenn Chong over his alleged reprehensible remarks against First Lady Ahas. Tang ina ninyo, nasasaktan kayo sa mag-asawang sampal? Ang sabi nga ni Attorney Glenn Chong, yun ang expression niya. As a righteous indignation dahil sa outburst, galit sa injustice, pagnanakaw, pagbabribe, pagnanakaw ng boto ng Pilipino. Kaya niya na utter yung ganong salita, hindi literally, figuratively. Pinaliwanag na namin yan kahapon. Nasasaktan kayo? Ano, sino tong Bureau of Immigration putang ng official na to?
in a letter to Chief Justice. At dito na nga po nagtatapos ang ating video. Hanggang ngayon nga ay tila talamak na talamak pa rin ang mga katiwalian at kabalbalan na ginagawa ng administrasyon sa Malacañang. Ang taong bayan nga ay nagsisimula na ang mag-aklas upang patalsikin na ang mga ito nang sa gayon ay umayos na umano ang bansang Pilipinas. Para naman po sa ating mga viewers, ano ang opinion ninyo tungkol sa issue na ito? Please comment down below.